Ay, ta, yung balita naman doon kay sa laslasan na nagaganap. Eh, ito na naman sa laslasan, oo. Oh, sabi ko nga, lambira to. Oh. Ay, nako, kakatawa. Oh, esa na yun, nasa na yun. Aha. Ay, ta. Video ni presidential candidate Bongbong Marcos na umiiwas sa pakikipagkamay sa ilan niyang supporters sa Caloocan. Depensa naman ang kapo ni BBM, may sugat kasi siya sa braso. Isinisirin nila sa mga kalaban ang pagkalat ng viral video. Sa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Kamayaw ang mga taga-suporta ni presidential candidate Bongbong Marcos na mangampanya siya sa Caloocan. Ang daming mo torpedo. Ay, nako. Baka mamaya may banateros dyan, ha? Tanggal kayo sa banateros. Anitong Sabado, marami sa kanila nagpumulit makalapit kay BBM. Grabe. Kita nyo na yung kay Yorme kung paano. Kay Yorme, niyayakap niya pa. Ito nga yung sinabi ko eh, makinig kayo. Kasi ganito, ang sinasabi may sugat daw. Pakita, panoorin muna natin. Mamaya ako, kasi nag-iinit ka na kagad, banat ba yun? Nag-viral na video na ito, mapapansin si Marcos Jr. na mistulang umiwas na may umabot sa kanyang... Kanan na kamay yung binano niya. Kanang kamay. Sa isang punto, makikitang pilit na niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa iba pang video, nakuna ng paghatak sa kamay ni Marcos. Agad itong inula ng batikos ng mga kritiko ni BBM na parang nandidiri raw siya sa mga tao. Agad naman niyang sinalag ng kampo ni Marcos. Depensa nila, hindi umiiwas si BBM sa pakikipagkamay. May sugat lang daw kasi ito malapit sa pulso na tila na infection pa. Sa inilabas ding larawan ng kampo ni BBM kahapon, kitang nakabenda ang kanyang kaliwang kamay. Pero ang litratong ito, may mga pumuna na naman. Hindi naman daw ito ang brasong iniwas niya sa mga tao. Git dyan ang tagapagsalita ni Marcos. Baka nga napisil o baka nakurot o baka... Wala na, pinis ka! Baka napisil at nakurot! Attorney, takot pala sa kurot at saka pisil yung kamo mo. Pinagtanggol pa, ginastify pa, hindi naman, hindi nga yung kaliwa, ito nga yung inaano, pero baka kasi napisil o kaya nakurot. Grabe! Sabi ko, are you even serious saying that? Sabi ko nga, kung entitled na yung amo mo, mas entitled. Kasi baka napisil ako nakurot. Ito na nga lang eh. Di ba? Katulad nung sinabi ko kagabi, kaya lang paputol-putol doon sa live ko. Sabi ko nga eh, pisil lang pala at kurot lang pala ang katapat ni Marcos. Aatras na siya. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung hindi ka handang mamatay, huwag kang maging pangulo. Sabi ko nga, sana ka... Palta natin, kung hindi ka handang makurot o mapisil, huwag kang duwak mong pangulo. Diyan ka na lang sa bahay mo. Ayaw kong makurot. Please. Ayaw kong kukurtin. Lala nyo, mga kapatid. Sorry. Ang lala ninyo. Gusto nyo ng ganyang pangulo. Ayaw makurot. Kasi iisipin nyo pa yung kurot. I mean, kita nyo yung kay Yorme. Alayo eh. Doon kay Yorme talagang kulang na lang... Talagang ganunin siya ng tao eh. Bukas, ibabakita ko pa. Yun talagang close-up na nangyayari. Kung paano talagang dinudumog si Yorme, halos kulang na lang talaga. Atake ng ulo niya. Halikan siya, ganun eh. Talagang ganun eh. Oh. Alam mo, kahit si Pangulong Duterte nun, hindi ganyan. Matanda na yun, pero hindi ganyan. Sa inyo, ayaw kasi baka makurot. Eh, alam mo yung makurot.
nakalmot. We do not have to explain that 2 or 3 second video purposely being circulated by obviously our rival para lang ipakita na yung gusto nilang anggulong ipakita. Apelan na lang nila sa kanilang mga taga-suporta, iwasan daw munang pisilin ang kamay at braso ni Marcos. Ang apela sa mga supporter, huwag niyong pipisilin ha. Huwag niyong pipisilin ha. Yung presidente niyong takot mapisil. Boy, Boy Pisil. Si Boy Pisil oh. Hindi pala si Boy Laslas to, si Boy Pisil pala to. Kadi, ano naman? Seriously? Yan ang sasabihin nyo, oh, mga ano, wag muna natin pisilin, ha? Alam mo, dito ko matatawa. Sa mga comments, talagang, oh, wag nyo, ano, ayaan nyo na yan. Wag nyo, anuhin sila, kasi kawawa naman si Ibongbong. Kawawa tayo? Kawawa bayan natin dito? Napaka-spoiled! Junior, habang pinapagaling pa ang kanyang sugat, nakasad sa COMELEC Resolution 10372 na bawal makipagkamay, yumakap o humalik ang mga kandidato sa kanilang pangangampanya bilang pag-iingat sa hawaan ng COVID-19. Bagay na inaapila ng kampo ni Marcos at ng iba pa umanong kandidato. Alam naman natin, to be fair to the men and women of the Commission on Elections, eh ginawa nila yung resolution nung mataas pa yung kaso ng COVID. But patuloy itong bumababa, naririnig na rin natin na baka mag-alert level 1 na, baka high time for them to revisit that very very tight resolution. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Alam mo, ako nga may hinala pa eh. Hinala ko lang naman, hindi naman siguro totoo, pero hinala ko. yung mga sumisigaw na nakapula, na humahatak ng kamay niya. Kasi, alam mo, pag ikaw nagsinungaling sa isang bagay, eh talagang marami na hong makikita na ramdaman taong pagsisinungaling. Eh kasi, dami nyo nang sinabing kasinungalingan. Eh kaya tuloy, iniisip tuloy ng mga tao. Pati yung mga taong nandoon, pumipisil, lumahawak na nakapula, yung sumisigaw. Parang yung bag minamatayan, nagre-renta ka ng ano, iiyak. Para dun sa ano, kahit hindi naman kamag-anak, umiiyak. Parang ganun ang dating eh. Diba? Baka mamaya yung mga yan, para sabihin ng nadinumog, para sabihin nasaktan, maawa ang tao. Adiri naman kayo sa style nyo, bulok. Ay nako, nakapakaano, ewan ko. Saan nyo ba naisip yung ganyang klaseng propaganda ninyo? Napakapangit.